Tulad ng puso. O kaya naman, today, ayaw ang mga kaya, ministering the prayers of the saints. Brother Roy, kung ano naman doon, eh, ang mahalaga po ang kapatid ay maging kapila tayo sa pamamaligtas. Nang sabi niya ito, mga kapatid, hindi na siya masyado alam na pati sa pamitasan. Kasi po, yung ngayon ay pamaligtas na. Ang mahalaga ay tayo po, ang ating gagawin, ang buhay ng pagsapa, na ating gagawin sa panahon ng Panginoon, o pamatid na tanggal-tanggal ng ating pagsapa. Si Nanay Kamata. Bakit yung komentaryo po, kung meron na yung komentaryo sa ating misyon, sabihin po ninyo ang sinapagalan sa ating misyon, tungkol po sa pagsamba sa klas ng Jesus. Pero yung pong ginawa mo din natin,
sana po ay gumaling sa iyo at sana po ang picture sa iyo na huwag niyo mag-inilong yun. Ay itinitutupin talaga sa pagaling sa iyo. Hindi ang ating Panginoon Diyos at ating Panginoon. So maraming salamat sa atin. Maraming salamat. Yes po, atay. Ang Apokalipsis ay alalain puno-puno ng simbolismo. Ang mga simbolismo nito ay sa ating pagkakaraan para magbisit na lamang ang nakaadaran nito at ang paliwanag ng gusto. Una kong isipin, ano ang urban at ano ang relasyon natin sa simbolismo nito sa ating kalikasan. Pero marami din tayo ng mga kapatid na hindi masyado ito na ipasay sa kanila. Although, makita natin na sila naman ay matigilin ang kanilang pagpapantayan tungkol sa kalikasan. Pero sa ating pagkaalam, sa ating pag-aaraw ng mga katotohanan sa Apokalipsis, mukhang tayo lang dyan sa kaligtasan. Dahil dito sa Apokalipsis, dalawa ang maaaring mong sambahin yung totoo at ang hindi totoo. At may mga tayo na hindi mo dapat sambahin dyan. May mga tayo naman na dapat natin sambahin ng luto, ng luto, ng kaligtasan. Ang tanong mo ganito, sa ating mga marami kapatiran, para sa ating panilanggap, late ang kanilansan ng temptation. In the book of Revelation. Ano kaya ang masasabi natin? Makasabi pa tayo na it is going to say na late ang kanilansan kalitasan sa temptation ng marami. Kaya ang book of Revelation ay ito ng last ng libro ng Biblia tungkol sa kaligtasan at dito na nasaan ang pag tulip sa ano, ang pag laban na ang kapulihan at ang kapulihan. At kung sino man umanin sa katotohanan sa Panginoon ay siya may kaligtasan. So sa ating mga kapatiran sa laban na alam natin sila ay matigil na lang ang parang palangayang pero magawin natin paliwanan at kaalay ang kasan sa ganda ng panahon. Ano kaya ang nangyong nagsasalitin? Salamat. Salamat po. Ito po sa class ang Revelation kasi tanong po kasi mga kasi parang isang chance sa tayo umalis na. Sa Revelation chapter 1 verse 13 ganito po ang sinasabi at sa kitara ng libro ay ang isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na narin hanggang sa paa at may pangkilis ng litig na isang pamintis ng dito. Napansin po rin din naman yung salita ng Kandilero. Ang salita ng Kandilero ay tutukoy sa mga iglesia sa churches, churches po sa atin, seven churches na ito, ganoon din dito sa okay, dito po sa kanilang unahan ng talata. Okay, sa verse 11, sabi yung nakita ang sulat mong sa aklat, nagtitala sa itong iglesia, Bishop, Smyrna, at iba pa. So yung itong kandilero ay nagtukoy po sa itong iglesia. At ang sabi ng talata, doon po sa gitna ng kandilero o sa gitna ng iglesia ay nandoon ang anak ng tao. Anong ibig sabihin ito ang anak ko? Ang ating Panginoong Jesus ay narito sa iglesia. Mahirap ba makita ang isang tao na naglilingkod doon sa kanyang tagapagligtas kung sa kanyang tagapagligtas ay narito din? Hindi po ang mga kapatid. Malaki ang chance na tayo makita. Kasi ang ating kapagpintas, ang ating sinasampan, ang ating Diyos at pinagpintunan ay narito rin sa lihan.
Kaya madaling malita. Wala daw na ang ibang gagawin mga kapatid kung hindi ang pagpasakot sa ating Diyos at magiging kasama sa kanyang tunay ng Iglesia. Pag tayo wala sa kanyang tunay ng Iglesia at tumikaw ng mga bagong grupo na lumalaban sa kanyang tunay ng Iglesia, sigurado ang pagsasabi ng alimuha, wala na siyang gagawin pa iba ang tawag ito, organization, maliban sa organization na itinayon ng ating Panginoon, ang kanyang Iglesia. Kaya kung tayo gagawa ng mga parang iwalay, ay magiging option tayo niya, mga kapatid. Hindi na tayo napapasakot dito sa kabularan ng Iglesia ng Panginoon, ay lumalabas tayo sa ating Iglesia, yun ay lumalabas tayo. Pero kung ang mga katuluan ng kanyang tunay ng Iglesia na ating kanyang kapatid sa loob ng Iglesia, kasama sa Lord ang tunay na pagsapa sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon ay lumalakas. Ang sabi, so nariyan sa gitna ng itong kanilino. Ang sabi niya na sa verse 13. At sa gitna ng kanilino ay ang isang patungan ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bukid sa bukid na isang pamilis na ito. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay nariyan sa gitna. So, madali itong matas natin. Ngayon, sapagkat nilayin ng Kristo ang kaawal, pamatay na siya doon sa cross, sa lugar na ng Satanas, at sinabi ng Panginoon in His Spirit, natapos ang iba ng suwali. Ang ginagawa na naman ng Diyos Satanas, mga kapatid, ay puro pagdalayan, pero ang iba ng Kristen, natapos na. Ngayon, ang tanong sa atin ay kapatid, doon sa lugar nagtagumpay o sa mga hindi nagtagumpay. Ang mga nagtagumpay, mga kapatid, ay ang nasa loob ng Iglesia kung saan si Kristo ay nasa loob. So, madali po ngayon kapatid, ay muna pa lang tayo malintas at hindi talaga tayo malintas 100% kung tayo po ay wala sa Iglesia. Pero hindi ko sinasabi kung ang isang member ng church na sulat ang yung pangalan sa Seventh-day Adventist Church Reborn ay sigurado ang kalitan, hindi ko mag-iwan. Ang inyong sabihin ay yung pong tunay na ikon ng Panginoon sa salatan ng pangalan sa aklat ng Iglesia sa presensya ay sa salatan ng pangalan sa aklat ng buhay ng Diyan. Kasi ang pangitin na salatan sa aklat ng buhay doon sa ribo ng Panginoon ay wala rin pong kaligtasan. Kahit ang kanyang pangalan ay nakasalatan sa Iglesia dito sa lupa. Dahil meron siguro mga ginagawa ng Diyos at naparap sa loob ng tayo. So mga kapatid, ang ating kalangin, hindi ko na kasing ay kapatid ko rin ano, natin ang superintendent. Ang ating kalangin mga kapatid, nagawa ng pagdating ng ating Panginoon. Nawa ang ating kabilang tayo sa mga kaligtas. Kung hindi man tayo makabilang doon sa 144,000, dapat makabilang man naman tayo o makabilan talaga tayo doon sa Lord of Glory, sa Great Lord of Glory, na sasalun sa Panginoon at sasampas sa kanya pagpasawala ng Hanggan. Ito ang uli ng pagsapan sa sasabi sa klasa ng Panginoon. Pagpalaan niyo po ang